This video is to share our wedding preparation as an OFW. At umuwi ng Pinas para magpakasal. And finally, graduated na last June 3. At ang una ko po naging preparation ay umuwi nung January. Ako lang talaga yung uuwi niyan, pero dahil meron pa akong another reason para umuwi, sinabay ko na rin ang pag-aasikaso ng kasal. At dahil sobrang limited lang ng bakasyon namin, una ko na ang pagpunta ng simbahan para mag-set ng date. At para kumuha na din ng listahan kung ano ang mga requirements. So, as an OFW, na may isang buwan lang na bakasyon. So, tinanong ko na din doon kung ano yung pinakamatagal na process at kung ano dapat ang unahin. At una na dyan ang prekana seminar sa simbahan, marriage license sa munisipyo. Yung deres, pwede ng mga magulang namin ang mag-asikaso or pwede ding to follow. So, after nyan, meeting with coordinator na. At as an OFW, mas kakailanganin namin ang coordinator para humanap at kumausap ng iba pang mga suppliers. At syempre, with affordable price pa din naman. Aside pa dyan, nag-confirm na din ako para sa venue at photographer. Para kakaunti na lang yung iisipin namin pag uwi namin. Malaking tulong din talaga ang my coordinator kasi sila ang magsasabi sa'yo kung ano pa ang mga kulang mo. At sa 2 weeks ko sa Pinas, yun lang muna ang inasikaso ko. At para sa prekana seminar, kakailanganin namin ng 2 linggo. Pero para hindi kami mag-ahol sa oras, in-advisean kami ng simbahan na pwede kaming kumuha ng seminar sa Catholic Church ng Dubai. So pumunta lang kami ng St. Mary Dubai para magpa-register sa marriage preparation course. Pero take note, magdala po kayo ng baptismal. Madali lang naman dahil nga online lang siya. At maglalagin ka lang gamit yung binigay nilang username at password. So, dito naman, kailangan mo lang ng 20 days. Meron ka lang dyan panonoorin at sasagutan hanggang sa matapos mo sa binigay nilang due date. After nyan, makukuha mo na yung certificate na isasubmit mo kung saang simbahan kayo ay kakasal at saka sa munisipyo. At dahil nasa UAE na din lang naman kami, dito na din kami bumili ng sing-sing. At isusuot ni groom para sa wedding day. So, pinili namin yung ready to wear na magandang klase at syempre very affordable. So 1 month before, bago kami umuwi ng Pinas, umorder na ako ng mga dapat orderin. Tulad nga nitong bridesmaid dress dahil 1 month to order siya. At mas convenient na din sa akin dahil hindi na ako maghahanap ng mananahi at magcha-check ng mga design. At para sa aming pre-wedding shoot, pinili na lang namin dito na gawin sa Dubai para makasave na din ng oras. At syempre, dream come true na din na makapag pre-wedding shoot dito sa Dubai. At kahit medyo ramdam na namin dyan ang init, ay go na go lang. Dahil nandyan naman ang aking mga in-laws para mag-assist sa amin. At 4 weeks before the wedding, umuwi na din kami para matapos na ang mga dapat naming asikasuhin. Paglapag namin ng Pinas, nagstay muna kami sa kapatid ni Christian sa Makati dahil pupunta nga kami dito sa Dragon 8 Mall Divisoria para humanap ng wedding gown. At ito na ang aking wedding gown. Nung una talaga, ang plan ko is magpatahi na lang sa Pinas. Tapos, isasend mo na lang yung measurement at yung design na gusto mo. Pero na-realize ko na wag na lang. Kasi naisip ko na paano kung hindi ako komportable sa binigay kong design. O kaya naman ay magkaroon ng diferensya sa sukat. At para sa akin, good choice talaga na bumili na lang ng ready to wear na. At least yung design na gusto ko sa gown ay na-try ko muna bago ko bilhin. So the next day, dumiretso naman kami sa munisipyo para makapag-asikasa na ng mga requirements at makakuha na din ng marriage license. At take note, mag-inquire na din muna kayo kung anong araw ang schedule ng seminar nila. Dahil after seminar, 10 working days pa bago ma-release ang marriage license. At habang nag-iintay na ma-release yun, saka naman ako naghanap ng mananahi para sa ibang abay. Nag-start na din akong bumili ng kung ano-ano sa Shopee at sa TikTok at gawin lahat ang souvenirs at pati na rin ang pagdi-DIY ng wedding essentials. At everyday na paglabas dahil sobrang dami pa nang dapat bilhin. At ang pinakahuli, ang food tasting. Diyan pa lang ay tinikman na namin lahat ang pagkain. Dahil sabi nila, sa araw nga ng kasal mo, hindi ka na nga daw makakakain. At lahat ng pagod mo during preparation, mararamdaman mong sobrang worth it lahat pagdating ng wedding day. At para sa mga couple na nasa preparation stage, mag-enjoy lang kayo dahil isa yan sa masarap balikan once nakasal na kayo.